Ikawalo ng Hulyo, Miyerkules, ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simong tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan, sina Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo na tagasingil ng buwis, si Jaime ang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at pinagbilinan. Huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin niyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad. Sa mabuting balita, tinawag ni Jesus ang 12 alagad at binanggit sila sa kani-kanilang mga pangalan. Ano nga ba ang meron sa kanilang mga pangalan? Marami ang maaaring isaalang-alang sa pagbanggit sa kanilang mga pangalan. Una, nakatago sa likod ng kanilang mga pangalan ang iba't ibang kwento ng buhay. Dito rin sila makikilala sa kwento ng kanilang mga tagumpay at kabiguan, ang kanilang lakas at kahinaan, maging ang angkang kanilang kinabibilangan, o kaya naman ay ang kanilang katayuan sa buhay at lipunan. Sa madaling salita, tinawag sila ng Diyos mula sa iba't ibang anyo ng buhay at karanasan. Mga ordinaryong tao din silang katulad natin, na nakauunawa sa kahulugan ng pagiging mahina at makapangyarihan. Kung sila man ang pinili ni Jesus upang mapabilang sa hanay ng 12 alagad, iyon ay bunga ng malayang pagpapasya ng Diyos. Marahil nakita ni Jesus sa kanilang mga puso ang puwang na nakalaan para sa Diyos. Sa kabila ng kanilang pagiging mahina at pangkaraniwan, handa nilang tanggapin ang kapangyarihang ibibigay ng Diyos para makagawa ng mga hindi karaniwang bagay. Pagsasagawa. Maaaring tumawag ang Diyos mula sa hanay ng mga karaniwan at mahihinang tao upang makagawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. May mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang mga itinuturing na maliliit at mahihina upang ibagsak ang mga malalakas at makapangyarihan.